Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. So nakuha ko na itong power inverter para sa aking solar power system na isi-setup. So ang tawag dito sa inverter na to ay grid tie inverter with limiter. So sa video ito, i-discuss natin ang grid tie setup at bakit ito yung napili kong setup sa bahay namin. I-discuss din natin yung pros and cons sa mga ganitong klaseng setup. Ilang solar panel ba yung makakaya nitong ganitong power inverter? Gaano katagal ang expected lifespan? At syempre kung magkano itong inverter na to. So grid tie setup ang plano kong gawin sa aking solar panel system. Bakit ito yung napili ko? Unang-una, syempre napakasimple lang ito. Hindi masyadong komplikado. At the same time, hindi ganong kataas yung cost. Hindi ganong kalaking pera yung gagastusin ko. Mababa yung capital. So ibig sabihin, yung return of investment ay mas mabilis. Yun nga lang, meron itong mga disadvantages. Unang-una, kapag blackout sa lugar nyo, kahit patirik ang araw, kahit nasa bubungan nyo yung solar panel mo, kung walang kuryente galing dun sa Meralco o dun sa electric company ninyo dyan sa lugar nyo, ay wala ka ring power. Wala kang backup power supply in case na kailanganin mo siya kung wala kang baterya. Kung grid tie inverter with limiter yung setup mo na walang backup battery. So sa video ito, mag-focus na muna tayo sa grid tie inverter setup since ito yung unit na meron ako at ito rin yung plano kong ikabit. Ngayon kung hindi mo pa napanood yung previous video ko regarding sa basic installation ng solar power system, I suggest na panoorin mo muna yon para hindi ka masyadong malito kasi dito sa video na to, inverter yung pag-uusapan natin. Pero doon diniscuss ko yung 4 basic components ng solar power system at doon sa video na yun makakapulot ka ng basic introduction knowledge na kakailanganin mo sa pag-i-install ng solar power system. So pagpatuloy na natin ang discussion regarding sa grid tie inverter. Ngayon ang unang-unang katanungan, paano ka pipili ng grid tie inverter? Ano ang kailangan mong malaman? Unang-una, kailangan mong tumingin sa mga solar panel. Hanapin mo yung solar panel BOC o yung tinatawag na open circuit voltage. Ito yung voltage na gine-generate ng solar panel na mula sa sikat ng araw kapag hindi siya nakakonekta sa inverter mo. Kailangan alam mo yung voltage open circuit ng mga solar panel na binili mo o yung ikakabit mo kasi maaring masira yung mga inverter na pagkakabitan mo niyan. Magkakaibang klase ng inverter, magkakaibang voltage requirement yan. So bukod sa power o yung kilowatts rating ng ating inverter, saka na natin pag-usapan yung kilowatt rating. Dito muna tayo mag-focus sa open circuit voltage. So itong inverter, ang main purpose nito, i-convert niya lang yung DC voltage galing sa araw mula sa solar panel mo papuntang inverter. Pagpasok sa inverter, paglabas niya, ang output niya ay AC 220 volts dito tayo sa Pilipinas. So ganun yung kailangan mo na inverter, may output na AC 220 volts. Ngayon kailangan malaman mo na yung mga iba't ibang inverter meron yung iba't ibang minimum voltage requirement para gumana siya. At the same time, meron din yan maximum voltage rating. Kapag sumobra ka doon ay pwedeng masunog or masira mo yung inverter mo. So dyan na papasok yung series and parallel connection ng mga solar panels mo. Kaya importanteng aware ka na yung solar panel mo na ikakabit sa bubong ay hindi 12 volts. Kailangan tignan mo yung voltage open circuit niyan. Ngayon uulitin ko, hindi 12 volts yung mga solar panel na ikakabit natin sa inverter. So ibig sabihin, kailangan i-double check mo yung sticker sa likodan ng solar panel mo kung ilang volts yung open circuit voltage niya. Ngayon para mas madali nyo maintindihan, example natin tong grid tie inverter ko. Itong grid tie inverter ko ay may input voltage range which is yung minimum niya is 45 volts na VOC galing sa solar panel at ang maximum naman niya ay dapat hindi lalampas ng 90 volts DC. So ito yung aking solar panel na ikakabit. Meron akong planong ikabit na dalawang piraso. Bawat isa sa kanila ay may rating na 310 watts. Mamaya na natin pag-usapan yung power. Dito muna tayo mag-focus sa open circuit voltage. So ang VOC nitong solar panel ko ay 40.30 volts. Ngayon kapag kinonekta ko itong dalawang solar panel ko in series, kailangan kong i-add yung dalawang voltage na yan. So 40.30 volts plus 40.30 volts, magkakaroon ako ng total voltage na 80.60 volts. Yan ang aking total VOC na pwede kong idirekta sa aking power inverter. Kung matatandaan nyo, sinabi ko sa inyo kanina na meron tayong minimum input voltage range bago gumana yung ating inverter, which is yung 45 volts. Since ang total VOC ko pag connected in series, meron akong 80.60 volts, pasok ako doon. At the same time, pasok din ako doon sa maximum voltage range
rating na ina-allowed ng aking inverter, which is 90 volts. So meaning yung total VOC ko na 80.60 volts galing sa aking solar panel ay less than dun sa 90 volts na maximum rating ng aking inverter. Ngayon, tignan natin kung ano mangyayari kapag kinonekta ko yung dalawang solar panel ko in parallel. Sa parallel connection, yung ating voltage ay parehas lang, hindi magbabago. Kung mayroon silang parehas na voltage, which is 40.30 volts, ang total VOC ng parallel connected solar panel natin ay 40.30 volts. Walang pagbabago. Kasi ang rules sa parallel connection, yung voltage ay the same, tapos yung current, yun yung kailangan nating i-add o yun yung magsasum. Sa series connection naman, kabaliktaran. Yung voltage, kailangan mong i-add, tapos yung current ay hindi magbabago or same. So since merong minimum input voltage range yung aking inverter, which is 45 volts minimum, hindi ko pwedeng i-connecta ng parallel yung aking dalawang solar panels kasi magkakaroon lang ako ng total na 40.30 volts which is less doon sa minimum input voltage range na 45 volts ng aking inverter. Ibig sabihin, hindi gagana yung inverter ko kapag nakaparallel itong dalawang solar panels ko. Ngayon, kakalkulahin natin yung power. Ano ba mangyayari sa power kapag kinonekta natin yung solar panels in series? Gagamitin natin itong given na to, yung VMP sa kay IMP. Ito yung maximum power voltage saka maximum power current. So, itong VMP, ito yung voltage ng ating solar panel kapag nakakonekta siya sa inverter or mayroong load yung ating system. Yung VOC kanina, yung open circuit voltage, kapag hindi nakakonekta sa inverter. Ganon din yung ating maximum power current or yung IMP kapag nakakonekta sa circuit. Siyempre, wala namang current kapag open circuit, di ba? Kaya walang open circuit current. Sabi natin, kapag series connection, nag-a-add yung voltage. Ibig sabihin, i-add lang natin yung 32.84 plus 32.84. Kung magkakaroon tayo ng 65.68 volts, ito yung total voltage natin since nag-a-add nga. At sabi natin, meron tayong same current. So, imumultiply natin yung voltage sa current, yung VMP sa IMP, 65.68 times 9.44, equivalent niyan ay 620.0192 watts. At since meron tayong dalawang solar panel, i-divide lang natin to sa 2 at magkakaroon tayo ng 310 watts more or less. Napakalapit sa ating rating na peak power o Pmax ng ating solar panel. So ngayon, ano naman mangyayari sa ating solar panel, yung power ng solar panel kapag nakakonekta naman siya in parallel? So, ganun lang ulit. Gagamitin natin yung maximum power voltage. Si BMP, sabi natin, kapag parallel, same yung voltage, 32.84 volts. Pero, yung current natin sa each solar panel ay mag-a-adapt. So, may IMP tayo na 9.44 plus 9.44, magkakaroon tayo ng 18.88 amperes. Yan yung total IMP natin sa parallel connection. At imumultiply lang ulit natin yan sa voltage na VMP 32.84, so equivalent ulit yan ng 620.0192 watts. So kahit mapa-series, mapa-parallel, nag-a-add yung ating power. Ngayon, meron akong tanong, yung TV, yung electric fan, yung refrigerator, yung aircon sa bahay nyo, meron ba yung parehas na voltage o magkaibang voltage? Oh, 'di ba? Meron silang pare-parehas na voltage rating, 220 volts yung ating mga convenience outlet. Kasi yung mga appliances natin connected in parallel. Yung load natin connected in parallel. Yung mga load na 'yan, yung mga TV, electric fan, refrigerator at iba pang appliances, 'yan ay merong resistance. At yung resistance na 'yan, 'yan ang gagamitin natin para ma-compute yung power consumption. Actually, yung power consumption given na 'yan sa mga appliances. Yung current na lang ang ating kailangan kumpitin para malaman natin yung size ng wire, size ng protection device, or yung mga circuit breaker na ating gagamitin. So, unang-una, yung mga appliances natin, magkakaibang power ratings, magkakaibang load yan, at nakakonekta in parallel. At nag-a-add sila, di ba? Pupapatong-patong yung power consumption natin. Kung mas marami tayong appliances, mas madami, mas malaki yung babayada natin sa Meralco. Kasi ang binabayada natin sa Meralco ay per kilowatt hour. Yung kilowatt, ito yung power unit, at yung hour, kung ilang oras natin ginamit yung appliances natin. Uulitin ko, nakakonekta in parallel lahat ng appliances sa ating mga bahay. Ibig sabihin, nag-a-add yung ating power consumption. So, si power in parallel connection ay nag-a-add.
Simpleng paliwanag lang yan ng application ng parallel connection para dun sa mga nagugulumihanan, naguguluhan na paghahalo nila yung Ohm's law, baka nami-misinterpret nila na yung power sa resistance, yun yung mas mataas kapag nakakonekta in parallel. Siyempre kung series, mas mababa siya kung yung resistance ay connected in series. So yun yung Ohm's law. Saka natin i-discuss yung Ohm's law, bumalik na tayo sa solar power system. So balik tayo dito sa inverter. Itong inverter ko, meron itong minimum voltage na kailangan para gumana siya, which is 45 volts. At maximum voltage rating na 90 volts. So ibig sabihin, kapag kinonekta ko itong dalawang solar panel ko in series, pwede ko siyang gamitin dito sa particular inverter ko. Pero pag kinonekta ko naman siya in parallel, ay hindi aabot yung aking VOC. Yung minimum requirement voltage niya kasi ay 45 volts. So importanteng malaman mo itong VOC at malaman mo yung series parallel connection para gumana yung solar power system mo. May mga ibang mga model itong ganitong klaseng typical na inverter, grid tie inverter with limiter. Yung isang model nito, 1 kilowatt ang rating, tapos ang VOC niya ay 22 to 65 volts, 22 volts to 65 volts yung maximum. So minimum 22, maximum 65. So pareha sila na 1 kilowatt na grid tie inverter, nakaiba lang sila sa voltage. Yung VOC nitong isa, nung mas maliit, ay 25 volts yung minimum, tapos maximum 60 volts. Tapos yung itong pinili ko, itong inverter na binili ko ay 45 volts yung minimum at maximum naman is 90 volts. Bakit ito yung pinili ko? Bakit mas mataas na voltage yung gusto ko? Kasi ganito yan. Pag mas mataas ang aking voltage sa aking system, ibig sabihin mas maliit yung current na madudraw sa buong sirkuito ko. Pag mas maliit yung current o mas mababa yung amperahe na dumadaloy sa buong circuit ko, pwede akong gumamit ng mas maliit na wires, mas maliit na protection device katulad ng mga circuit breakers. Kasi nga, mas taas yung voltage ko, bababa yung aking current. Ngayon, for the sake of basic computation, gamitin natin example 1000 watts yung kaya i-produce ng aking solar panel sa taas ng bubong. At meron akong 90 volts yung aking inverter, di ba? 90 volts yung maximum rating. Sabihin natin 90 volts. 1000 divided by 90 volts kasi ang formula natin, power is equals to voltage times current. 1000 watts divided by 90 volts, equivalent dyan sa 11.11 amperes. Subukan natin kung gagamit tayo ng 60 volts na inverter. So 1000 watts divided by 60 volts, magkakaroon tayo ng 16.67 amperes. 11 amperes yung nakuha natin gamit yung 90 volts at 16.67 amperes gamit yung 60 volts. Dito pa lang mas mataas na yung ating current na nakuha dahil mas mababa yung voltage na ginamit natin. So mas pinili ko si 90 volts inverter dahil mas mababa yung current na magigenerate sa buong sirkuito ko. Syempre, hindi pa natin pinag-uusapan yung efficiency. Hindi naman laging tirik yung araw, hindi naman laging 40 volts ang naipoproduce ng ating solar panel sa taas ng bubong. Actually, yan ang open circuit voltage kapag hindi nakakonekta sa inverter. Pag konekta niyan sa inverter, ay bababa yung voltage niyan. Depende sa sikat ng araw. Kaya nga may minimum voltage requirement. So, yung minimum voltage requirement nitong system ko is 45 volts. So, pag isang solar panel lang yung gumagana, hindi rin gagana yung system ko kasi kailangan dalawa sila para maabot niya yung minimum requirements na 45 volts. Dalawa sila na connected in series. Ngayon, sabihin natin, mababa masyado yung nage-generate na voltage kasi hindi nakatutok yung araw. Sabihin natin, tag 25 volts lang yung aking solar panel. May rating siya na VOC niya is 40.30 pero dahil nga mahina yung araw natin, tag 25 volts lang sila. So 25 plus 25 volts is equals to 50 volts. Pasok pa rin tayo dun sa minimum requirements na 45 volts ng aking inverter, gagana ang inverter makakapag-produce ng output power. So meaning 1000 divided by 50 volts is equals to 20 amperes. So ulitin natin, habang bumababa ang ating voltage sa ating sirkuito, dun naman tumataas ang ating current. Kaya ito ang nagiging dahilan ng pagkasira ng maraming inverter. Kung ang ating inverter ay walang power limiter o wala siyang protection sa mga ganitong under voltage protection. Kasi pag bumaba yung voltage, tataas yung current. Paano pag bumaba ng todo yung voltage, di ba? Pag bumaba ng todo yung ating voltage, tataas yung current, magiinit yung ating inverter at pwedeng masira to dahil masusunog yung mga electronic components sa loob. Kalaban ng mga electronic components ay ang heat.
Kaya kailangan may sapat na cooling yung ating mga inverter. So, pagbaba ng voltage, tataas yung current. So, kailangan meron tayong balance. Balancing voltage at balancing current para maganda yung setup natin ng solar power. So, meron akong dalawang 310 watts na solar panels at meron akong 1000 watts na inverter. Pwede pa ba ako magdagdag? Pwede pa ako magdagdag. Ngayon, tatanungin nyo, paano yon? Yung voltage ko is 80.6 volts na yung ating open circuit voltage. Malapit na siya dun sa maximum voltage rating ng inverter ko, which is 90 volts. Paano nang gagawin nyo? Dito na papasok yung parallel connection. Halimbawa, magdadagdag pa ako ng additional 2 pieces of solar panel sa aking bubungan. So, magkakaroon ako ng 4 na solar panel, which is 310 watts each. So, sabihin nyo, lampas na to. 1,240 watts na yon. Diyan papasok yung efficiency. Siyempre, kahit pa sinabi mo ang rating niya is 310 watts each, hindi naman yan 100% efficient na 310 watts yung napoproduce niyan. Kaya yung apat na solar panel, sabi natin tag 200 watts each yan, is 800 watts lang. Kung maganda yung araw, sabi mo 250 watts each. Di ibig sabihin, 1,000 watts lang. Yung output ng ating power inverter, may efficiency yan, sabihin natin 90 to 95%. So, 950 watts lang din yung kaya niyang i-generate kasi may power losses pa tayong tinatawag, saka mga voltage drop. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, pwede ko ba siyang kabitan ng 6 na solar panel with 300 watts each? Ang sagot ko dyan, pwede. Ang tanong, bakit? Ba't mo naman kakabitan ng sobra sa output ng iyong power inverter? Ang output lang ng power inverter mo, maximum niyan is 95%, which is 950 watts. So, bakit mo siya kakabitan ng total na 1,800 watts, diba? Para lang mapunan yung mga kulimlim na araw. Pwede rin, pero eventually, lugi ka kasi sa cost eh. Kaya, hindi siya efficient. At the same time, kung pipersahin mo yung power inverter mo, nagagana siya ng laging naka-full load o laging 95% na pinoproduce niya, 100%, mataas na power yung pinoproduce niya, yung lifespan niya, yung life expectancy niya ay bababa kasi yung running hours yan. Walang pinagkaiba yan sa kotse, sa sasakyan. Kung kailangan mo mag-change oil every 5,000 kilometers or every 10,000 kilometers, doesn't matter kung isang araw lang naka 5,000 kilometers ka na, kailangan mo mag-change oil. So, ganun din yung power inverter. Yung power inverter natin nag-act yan as power supply. At the same time, may mga electronic equipments yan na kapag sinagad natin, pinersa natin yung gamit, ay eventually magbe-breakdown yan. So, mamaya natin puntahan si watts. Pumunta muna tayo sa connection. Doon muna tayo sa voltage, sa open circuit voltage. Ngayon, gagayahin lang natin yung connection kanina. Since yung dalawang solar panel nakakonekta in series, ay magkakaroon tayo ng 80.6 volts yung ating open circuit. Yung additional natin, pagkoconnectahin lang din natin sila separately in series. Tapos yung dalawang connection na to, yung dalawang solar panels which is connected in series, eventually ikokonekta natin sila in parallel. So ang total na open circuit voltage pa rin nila since nakakonekta yung dalawang series connection in parallel, kapag parallel connection, same lang yung voltage natin across the circuit at mag-a-add lang yung current. So magkakaroon pa rin ako ng 80.60 volts pero tataas yung aking current. Ngayon, subukan natin kumpitin. I-add natin yung mga power natin, di ba? I-add natin yung dalawang solar panel. Yung dalawang solar panel ay 310 watts each times 2 is equals to 620 watts. I-divide natin siya sa open circuit voltage which is 80.6 kapag connected yung dalawang solar panel in series. 80.6. So, magkakaroon tayo ng 7.69 amperes. Nagdagdag tayo ng dalawang panel, kinonekta natin sa parallel, which is series connected yung dalawang panel, pero nakakonekta siya in parallel. So, 80.6 din yung voltage nung parehas. Magbabago yung amperes nun, madodoble. Paano mangyari na doble? Times natin na 7.69 times 2, magkakaroon tayo ng 15.38 amperes. Ngayon, ika-countercheck natin yung ginawa nating computation kasi medyo bobo ako sa mat eh. Nangongopya lang ako dati. So, 310 watts times 4, apat na piraso yon. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 1,240 watts, apat na panel, which is 310 watts each isang panel. 1,240 watts divided by sa voltage natin na open circuit voltage, 80.6, magkakaroon tayo ng 15.38 amperes. So nakita nyo, hindi nagbago yung ating voltage pero nadoble yung ating
amperes yung current na dumadaloy sa ating system dahil tinimes to rin natin yung ating solar panel, which is rated in watts. Meron tayong 15.38 amperes na dadaloy sa ating sirketo ng solar power system, so kinakailangan natin ng protection device. Pwede na tayong gumamit ng 20 amperes na circuit breaker at pwede tayong mamili between sa number 14 or number 12 na AWG, American wire gauge na size ng wire. Yung number 14 AWD ay mas maliit kumpara sa number 12 AWG. So kung mas maliit na cross-sectional area ng wire ang ating gagamitin, tandaan nyo may amperaheng dadaan dyan. Ngayon kung yung rating ng wire ay mas mababa dun sa ating circuit breaker na ginamit, maaaring masunog na yung wire natin, hindi pa nagtitrip yung circuit breaker natin na ginamit. So mas maganda, mas makapal na kable ang ating gamitin dahil mas mataas yung resistance niyan laban sa kuryenteng dadaloy sa kanya. So ang circuit breaker, ang main purpose niyan ay proteksyonan yung ating sirketo na hindi masunog, hindi mag-overheat. Pag nagkaroon ng mas mataas na current doon sa rating niya, which is 20 amperes, tapos mas mataas sa 20 amperes, nagkaroon ng short circuit, ay magtitrip dapat yung circuit breaker mo bago masunog yung wire mo. Circuit breaker, poprotektahan niya yung ibang equipment, at the same time, poprotektahan niya rin yung wire na ginamit mo sa system. So hanggang dito na lang muna ang video natin for today. Naway na liwanagan ng konti yung magulo niyong isipan. Naway na ipaliwanag ko sa inyo ng maayos at sana kahit papano ay meron kayong napulot ng konting kaalaman dito sa topic natin for today. At siya nga pala, munti ko na makalimutan, 13,000 pesos ang halaga nitong power inverter na binili ko, at binili ko to locally. Hindi ako umorder sa China or sa abroad kasi mas matagal yon, at yung warranty noon ay mas mahirap mag-claim kapag sa labas natin binili. So naghanap ako ng local supplier at natagpuan ko siya sa halagang 13,000 pesos. So kung interesado ka sa mga ganitong klaseng video, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe sa channel natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe at may mga susunod ako mga videong katulad nito, ay panoorin mo yung next video ko regarding sa iba't ibang solar panel setup. I-discuss ko doon yung disadvantage, advantage, pagkukumpara-kumparay natin yung iba't ibang system ng solar power system. At hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!